Naisipan mo na ba mag-invest sa properties? Hep! Bago magawin yan, do you know how I was able also to buy multiple properties and how you can too? Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shin Kitan, your pambansang wealth coach. Pero wago tayo mag-start, hindi nyo ba napapansin ang aking complexion? Glowing, oo, di ba? Shiny. Nag-glass skin na po ako, may ginagamit akong bagong product. Pero hindi ko na i-reveal sa inyo. Basta. Today, my friends, I want to invite you to share my personal journey on how I was able to invest in multiple properties. And I would like to share with you, sana naman may kapulutan kayo at matuto kayo at paano rin magagawa yan. Pero bago natin pag-usapan yan, pag-usapan muna natin kung wala kang investment. Ang hirap talaga sa buhay ngayon pag wala kang investment. Kasi number one, pag wala kang investment, ito yung problema. The moment you stop working, you stop earning. Agree? But your family doesn't stop spending. So what will happen? Kung wala kang continuous cash flow na pumapasok, darating ang panahon, kahit ano ang retirement fund mo, naipon mo, dahan-dahan siyang maubos. Para lang tong basong ito, may iniinom ako dito, di ba, naubos na. Oo. Imagine mo, may tagas to. Kahit puno to, may tagas to, di ba, ano mangyari? Dahan-dahan siyang maubos. Agree? Kaya nga, it's very important that you need to have a consistent source of cash flow. And one of the best sources of cash flow that you can achieve, na worry-free, especially kung OFW ka, is property. May paupahan ka. Kumikita ka, let's say, 15,000 kada pintuan, tatlong pintuan, may 45,000 kang pumapasok. As simple as that. So, not only that, syempre naman, pag wala kang investment, financially vulnerable ka, di ba? Eh, kung may mangyari lang, wala. Ubus talaga yung ipon mo. Kaya nga, ito pong ginawa ko. At a very young age, at 20 plus, I started to educate myself about various investment options. Pero bago ako mag-invest, ito yung tip ko sa inyo. Tip ko sa inyo. Bago ka mag-invest, number one rule, pag-aralan mo muna. Never get into something that you do not understand no matter how profitable it may be. It may be good for me, but it may not be good for you. Do you agree? Yung sa property-wise naman, as long as, ito lang ha, nakikita mo, natitirhan mo, that's number one. Nakikita mo na pwede mo paupahan, nakikita mo na pwede mo ibenta, okay? At the same time, alam mo, yung property na location ay may potential na umangat. Paano malaman na may potential umangat ang isang property? Simple lang. Mag-backtrack ka 10 years ago. Check mo, magkano ang property value 10 years ago? Kung nakita mo, 1,000 pesos per square meter, 10 years after, 1,000 pa rin. Ibig sabihin, huwag mo nang bilhin yan. Kasi, hindi tataas yan. Ganun eh. Pero kung dating 1,000, ngayon nasa 10,000 na, nag-10x na yan. So, ano ibig sabihin? In another 10 years, yung 10,000 mo, pwedeng mag 20,000, 30,000 or more. Agree? So, that's number one. Number two, you should learn the concept of risk versus reward. Ano yung risk versus reward? Kung magkano ilalabas mo, magkano ang pwedeng ibalik sa'yo. Pagka ikaw ay nangungutang, di ba? Nangungutang sa banko, mangungutang ka. Pwede ka mangutang sa banko ng 8 to 10%. Ang tanong mo, pag nangungutang ko ng 8 to 10%, magkano kayang appreciation value niya every single year? Is it lower or higher? If it's lower, bakit? Eh, palugi ka. If it's higher, pakita ka. Di ba? And normally, property, especially, what I can say, sa investment, in the year 2008, we sold our property at New Manila at 20,000 pesos per square. Ngayon, 2023, 15 years ang apart. Alam nyo, magkano na pong per square meter sa New Manila? 240,000. Nag 12x, 12 times. Kahit sabihin mo, di ba, nagbayad ka ng 8% times 15 years, that's 120% ang binayad mo. So, kunyari, yung 1 million mo naging 1.2, bayad ka 2.2, di ba? Pero naman, yung 1 million mo naging 12 million, my friend. So, grabe talaga. So, basically, bago pa ako magbigay pa ng konting tips, I diligently save a portion of my money, I sought guidance of financial expert, I took calculated risk. Again, risk versus reward. So, cut the long story short, hindi lang isang property na nabili namin, basta multiple. At kung ilan, it's for me to know and for you to find out. Kaya ang tanong ko po sa inyo, Philippine Get TV, si Chill Channel 4619, at si OMX The Great, kayo ba ay may property na? And may probably some of you are asking, Chinky,
paano ko malaman na pinaka-best na investment ang property para sa akin? Number one. Oo, ito lang, assess mo muna ang financial goals mo. O, tip ko na to sa'yo, sulat nyo na to. Determine what you want to achieve with your investment. Is it wealth accumulation? Is it retirement planning? Is it for cash flow purposes? And check mo, yung bibilin mo bang investment will be able to serve your goal. Okay, ganun lang. Bakit ako nag-i-invest sa property? Number one, for future, bakit? Pwede kong ibenta, pwede kong paupahan, pwede kong ipalis. Yun yung pinaka-ultimate goal ko. And then, ayaw ko kasing lumiit ang halaga ng pera ko. Number two, understand your risk tolerance. Risk versus reward. Lalo na kung kayo ay bibili po sa pag-ibig. No? Pag-ibig, mababa lang po kasi yung interest. That's number one. Number two, you can stretch up to 30 years pa. So, maganda yan. Ba't ang tagal? Well, nasa iyo yan. Kung gusto mong bayaran, in 5 to 10 years, kung meron ka ng extra cash, makakat naman yung interest mo. Number three, okay. Kung gusto niyo talaga maghanap ng tamang investment for you, simple lang. Ask yourself, how much is your budget? Yes. How much is the puppy in the window? Ow, ow, ow! Oo. Hindi, magkano yung kaya mong ilabas? Siyempre, ibabagayan mo rin yung, huwag mo sabihin, gusto ko sa Forbes. O, magkano yung pera mo? Ay, 1M. Oo, mabibili mo yung gate. Oo, gate lang, gate. So, importante po, alamin mo, pasok dapat yung budget mo sa location na gusto mong puntahan. Diba? And I highly recommend, start kahit na sa probinsya lang. Sa probinsya, ang daming mga property sa probinsya na mura pa, na ang laki ng potential na mag-doble at nag-triple. Diba? And finally, bago ka talaga mag-invest, okay, tatandaan nyo, seek expert advice. Huwag na huwag kayong bibili ng property na, yun nga, na hindi kayo nagtatanong. Bakit? Again, it took you a lifetime to earn the money, it took you a lifetime to save the money, but it only takes you a bad decision to lose all of your hard-earned money. Agree? From what I personally learned and realized when in property, maganda ba yung property as an investment? Definitely, that's on the top of my personal list. It may be for me, but it may not be for you. Number two, kailangan patience is the key. Number three, matuto ka. And then, importante, find people who can really help you. And probably, if you are looking for investment in property, huwag kayong mag-alala, hindi ako magbebenta ng property. Ang trabaho ko lang is to educate you on how to protect you on finding your first investment. Sino sa inyo? Okay, ngayon, alam nyo na, gusto nyo matuto kung paano bumili ng first property at mag-invest sa property. Type me sa comment section. Para sa mga taong nagta-type ng me right now sa comment section, this is what you can do. You can just visit chinktv.com, chinktv.com, at hanapin nyo na lang po yung online course na Real Estate 101. Real Estate 101. Lahat na kailangan nyo pong malaman about property, it's already there. Lalo na mga kababayan nating OFW sa Amerika, sa Middle East, at sa Asia. Bakit po? Tatandaan nyo to. It took you a lifetime to earn that OFW money, but it only takes you one bad decision to lose everything. This course can help you save millions of pesos. So, go and check it out. Maraming salamat. Sana naman na enlighten po kayo. Talagang grabe talaga. Maraming salamat talaga sa turo ng mga ninuno, ng magulang ko at mga tao na talagang to teach me how to invest in properties. Kaya tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.